Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng ating passage po for today. Sige po, sabay-sabay po nating basahin, nakasulat sa 2 Samuel 24 verse 10. 1, 2, 3, read. Now David's heart troubled him after he had counted the people. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. But now, Lord, please overlook the guilt of your servant, for I have acted very foolishly. Let us close our eyes and bow our heads in prayer. Our Heavenly Father, we thank you and we glorify your name, O Lord. Indeed, you are the God of all gods, Panginoon, the Lord of all lords, King of all kings, Panginoon. You have the dominion, authority, power, majesty, Panginoon, sa araw na ito. And Lord, we continue to ask, Lord, na bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge na maunawaan po namin ng inyong salita. And like what is written in Exodus 4 verse 12, Lord, you will teach me what to say, Lord, sa gabing ito. Alam ko po na kayo ang Diyos na nagbibigay ng karunungan, pangunawa, O Diyos. So whatever we will hear today, may it retain, Panginoon, sa mga puso, sa aming isipan, O Lord, especially the message of confession of our sins, O God. Nawa maging habit namin ito, O Lord, na hindi lang kami nagpapasalamat, hindi lang kami humihingi ng aming mga hiling, Panginoon, sa aming panalangin, but we always consider it, Panginoon, involved sa aming pong panalangin ng pag-confess sa aming mga kasalanan, asking for forgiveness and repent, Panginoon, sa mga ginagawa naming mga bagay na hindi nakalugod sa inyo, Lord. Thank you for this night, for your people, Lord, na handa pong makinig ng inyong salita. We praise you, we glorify your name in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, hallelujah po. Ayan, so for our exhortation po for tonight, ang title po natin is David for Forgiveness of Sin. So basahin ko lang din po sa Tagalog yung ating passage. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. So bago din po natin pag-aralan yung mismong verse, no, alamin po muna natin ano ba yung nangyari sa 2 Samuel 24. So ito po ay hinati ko lang po sa tatlong bahagi. Una, David forced a census. Second po, David faces a contradiction. And third is David feels a conviction. So dun po sa una, he forced a census. Yan po ay nasa chapter 24 verses 1 and 2. It says here po, now, the anger of the Lord burned against Israel again, and he incited David against them to say, go count Israel and Judah. So the king said to Joab, the commander of the army who was with him, roam about now through all the tribes of Israel from Dan to Beersheba and conduct a census of the people so that I may know the number of the people. So dito po sa unang bahagi, no, makita niyo po dyan, sabi, it was God's anger. Because of God's anger, ayan, he incited David against them to say. But hindi po na-mention kung bakit nagalit ang Diyos, sinabi lang na nagalit ang Panginoon without the reason po kung bakit siya nagalit. Pero the word again, yan, in reference po sa chapter 21 kung saan nagalit ang Diyos sa mga Israelita dahil sa ginawa ni Saul, because they promised na hindi po nila papatayin ang mga Gibeonites. They will spare the Gibeonites. But because of the zeal of Saul sa mga Israelites, pinatay niya po mga ito. Because of that, God was angry. Ang ginawa niya po, nag-send siya ng 3 years famine po para sa mga Israelita. And again, yun po ay other instances na nagalit ang Diyos. Kaya sinabi dito that he was angry again. Yun po yung reference natin doon. And although the reason was not stated, it is clear that they have sinned against the Lord. Hindi man po binanggit yung kanilang naging kasalanan, bakit siya nagalit, it's clear po na nagkasala sila laban sa ating Panginoon. And as he knew they have sinned from their heart, he did something to expose them. Gumawa po ng paraan ng Diyos para i-expose yung kanilang kasalanan. Naalala niyo po na laging binabanggit sa atin ni Pastor, even the Bible itself po, lagi nating naririnig na tayo man ay magkasala, i-reveal at i-reveal ni Lord yung mga hidden sins natin. So ganun po yung ginagawa niya sa mga Israelites. And according to 1 Chronicles 21 verse 1 po, yung parallel verse po ng ating pinag-aaralan ngayon, it says na, then Satan stood up against Israel and incited David to count Israel. Kapag binasa nyo lang po yung mga verses, confusing, may contradiction, yan po yung agad yung may isip. Pero kapag pinag-aralan niya po siya, hindi, wala pong confusion or contradiction sa salita po ng ating Panginoon between the 2 Samuel and 1 Chronicles.
The thing is, yung temptation ay si Satan ang nag-incite and then inalaw ng ating Panginoon. So wag po tayong malilito sa salita ng ating Diyos. Kaya sinabi rin po dyan, ito po yung significance ng careful na pag-aaral sa ating salita ng Panginoon. Kung hindi natin pag-aaralan, maaaring sabihin natin, ay may contradiction pala sa word ni Lord. Wala po. There is no confusion. Again, to make it clear po, it was Satan who incited David and God allowed the temptation. Kagaya po ng nangyari kay Job, remember sa Book of Job po, na sa testing ni Job, si Satan po yung si Satan binigyan ni Lord ng authority na gawin yun kay Job. Likewise po sa dito sa nangyari kay David. So, the pronoun they, eh, makita niyo po dyan yung them, Israel, ayan, it talks about the Israelites and as well as King David. Both po sila. They have sinned from their heart and God wanted to expose them through the census. So ano po pa yung census? So na-experience naman na po siguro natin yung may dumadaan sa mga bahay natin, nagtatanong, ilan po kayo sa bahay nyo? May bata po ba? Ayun, considered yun po as census. So it is a count or survey of population. Sa biblical term, ano naman po, biblical references, ito po ay ginagawa to prepare an army. Kung paano po inutos ng Diyos sa Numbers po, makikita natin sa Numbers chapter 1, kung paano inutos ng Diyos kay Moses to count all the Israelites. Pero ang mga binilang lang yung mga able men na mag-serve sa army. So yung census, ang isang purpose niya is to prepare an army for a war. And also, ang census po, biblically, ay ginagawa lang ng isang taong may pagmamay-ari. So, kung ang Israelites ay bibilangin ni David, eh hindi naman po sa kanya ang mga Israelita. It was for the Lord. Ito po ay dapat commanded by the Lord bago niya iutos. But then again, hindi po under the command of the Lord. Satan incited David and God allowed it. So, ang kanyang census na gagawin ay isang kasalanan sa ating Panginoon. But we will know more about po bakit kasalanan yung ginawa niya. So David took a census not under the command of God, but due to his own desire, it was incited by Satan. So pag-incite, ito po ay nag-udyok. Something na ine-encourage tayong gumawa ng violation, violent behavior, unlawful behavior, yun po yung incited. So yun po ang David forced a census. And then sa second, we have David faces a contradiction. So let me read po what is written in verses 3 to 9. So it says, "But Joab said to the king, 'May the Lord your God add to the people 100 times as many as they are, while the eyes of my lord the king can still see. But why does my lord the king delight in this thing?'" Yan po yung question ni Joab. "Nevertheless, the king's order prevailed against Joab and against the commanders of the army. So Joab and the commanders of the army left the presence of the king to conduct a census of the people of Israel. They crossed the Jordan and camped in Arower on the right side of the city and to the land of Tatim Hodshi, and they came to Danjaan and around to Sidon, and they came to the fortress of Tyre and all the cities of the Hivites, and they had roamed about through the whole land. They came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days, and Joab gave the number of the census of the people to the king in Israel. There were 800,000 valiant men who drew the sword, and the men of Judah were 500,000 men." So, ano lang po, pinaka mas madaling papakahulugan, anong nagutos po si David ng census, nag-contradict po agad si Joab sa kanya. Parang sinure niya muna, totoo po bang gagawin natin to? Are you delighting in this thing? Yan po yung sabi niya, "My king, my lord." So he spoke to David regarding his command. He wants David to reconsider his action. Bakit gusto niya? Dahil alam niyang mali yung gagawin ni David. Joab knows, the commander of his army, na yung gagawin ni David ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Una sa lahat, sabi po kanina, ang census ay ginagawa lang kapag may preparation for war. But this time, ang mga Israelite po, they are at peace. Wala po sila sa war. Wala po silang laban na kailangan paghandaan. So, si Joab, bilang commander of the army ni David, alam niya po na mali yung gagawin ng kanyang Lord and yung kanyang king. And it was not a sin. Yung the census itself po, hindi po siya kasalanan. But it was a sin dun sa intention and motive ni David bakit niya gagawin yung census. Kaya po siya nagkasala. So it displayed David's pride and faith in the size of his army. He was taking a credit for himself. It was pride. Yun po ang nakita ni Joab kay David. Kaya sinubukan niya pong pigilan siya sa kanyang inuutos. But then again, sabi po doon, the king's
command prevailed, kahit nag-contradict na po yung kanyang commander. And Joab knew it was wrong, so he tried to convince him not to do it, but he insisted. Ibig sabihin, pinilit pa rin ni David na gawin kahit may mga nag-contradict na sa kanya. So that is when David faces a contradiction. Ngayon po, David feels a conviction. Ito po yung ating passage for today in verse 10. So meron lang po tayong tatlong points for today or for tonight. Una po, we have the conscience in verse 10a. Second, the confession in verse 10b. Third, the consequence in verse 10c. So una po, now David's heart troubled him after he had counted the people. Sa NLT version, but after he had taken the census, David's conscience began to bother him. So when we say conscience, now when David's heart was troubled, sa Greek po, kasi wala po siyang equivalent term sa Hebrew, no, ito po ay synedesis. It is the sense of guiltiness before God as well as a process of thought which distinguishes what it considers morally good or bad. So remember po, na the time na kinain ni Adam and Eve, yung pinagabawal na fruit ng ating Panginoon, ano po yun, tree of knowledge of good and evil, lahat po tayo nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. And when we feel guilty about doing something, either good or bad, yun po ay ang ating conscience. So, sabi po dyan, commending the good, condemning the bad. So whenever you feel good, andun yung commendation. Pero kapag gumawa ka ng masama, andun yung condemnation. And the heart in Lev in Hebrew, yan po yung inner mind, heart, will, or of moral character, according to Bible Hub Interlinear. So sa puso po ni David, in his inner mind, his heart, and his will, he felt conscience. He felt guilty sa kanyang ginawa before the Lord. Na laman niya, or na feel niya, he was wrong in doing it. David was guilty before God. He was troubled in his inner mind and heart because he knew what he did is morally bad. So as to say, he was condemned in his heart for doing something bad in the eyes of God. Na-realize po ni David after the census. Taking the census was not a sin, but his purpose for taking the census was. So mapapansin po natin sa mga nabasang verse din kanina, hindi po pinakita doon kung ano yung naisip ni David o yung naramdaman ni David habang sinasagawa yung census because it took them 9 months and 20 days bago po lumabas yung result ng census. Wala pong sinabi doon na nagigilty na siya habang ginagawa yung census. He felt guilty after taking the census. So, mabasa po natin yan sa verse 5 to 8. So, in the midst of 9 months and 20 days, hindi siya sensible or aware sa kanyang ginawa. But once na matapos na lahat ng yon, na-feel niya or na-guilty siya dahil nakagawa siya ng kasalanan sa ating Diyos. So after it was done, he was supposed to be celebrating. Pero ano po yung nangyari? Na-guilty siya dahil yung pag-date niya ng census ay out of his pride at hindi command ng ating Diyos. Ano po yung application para sa atin ngayon? Yung nangyayari po kay David, it is very common sa ating panahon. Gumagawa po tayo ng mga bagay na out of our desire lang kasi feeling natin maganda siya. Out of incitement ng kaaway, tayo naman, ginagawa din natin. And sometimes, it is for satisfaction, for honor and fame, for recognition, regardless kung yun ba ay maganda or masama sa paningin ng ating Diyos. Yun po yung nangyari kay David. And like David, mayroon din tayong mga Joab sa paligid natin. Bago pa natin gawin yung kasalanang iniisip natin, gumawa na ng paraan ng Diyos para pigilan tayo. Pero at the end of the day, makarinig man tayo ng advice sa kanila, laging yung decision natin yung nagpe-prevail, kagaya po kay David. Kahit anong pigil sa kanya ni Joab ng kanyang commander, hindi po siya sumunod. Pinersist niya, nag-prevail yung kanyang command. And that is why God is giving us multiple chances. Bago pa natin gawin yung mismong kasalanan na gagawin natin, yung naiisip natin, yung na-feel natin gawin, binibigyan na tayo ng Lord ng time para umatras doon. O binibigyan niya tayo ng chances para wag na natin gawin yun. Pero matitigas ang ulo natin. Kagaya na nangyari kay David, ginawa niya yung gusto niya kahit hindi nakakalugod sa ating Panginoon. And sometimes, ito po ang katotohanan, no? Kagaya ni David, na habang dinagawa yung census, wala siyang na-feel, hindi niya na-feel yung guilt. Ganon din po tayo minsan. Whenever we do something wrong against the eyes of the Lord, hindi natin naiisip yung currently na ginagawa natin. Feel lang natin na guilty tayo, tayo yung nakakonsensya kapag tapos na natin ginawa yung kasalanan. That is the reality sa buhay nating lahat. Hindi lang Christian, even non-Christians, they feel guilt over doing something wrong. Pero higit sa lahat,
Ito po ay mahalaga mapag-aralan natin bilang lahat tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Pero ano pong maganda sa ugali ni David? What's good about David is that whenever he feels guilty about his sin, he's not running away from the Lord. Kapag nagigilty siya, nalaman niya nagkasala siya sa Panginoon, hindi siya lumalayo sa Diyos. But rather, his conscience is always leading him to confession. Nagko-confess siya sa ating Panginoon. Tayo kaya, gagawa po kaya natin yun. So, manalaman natin mamaya. And by that po, let us go to our second point in verse 10. Hey, so David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. So, sinimula ni David yung confession niya ng kanyang kasalanan by admitting his sin. Umamin siya na nagkasala siya laban sa ating Panginoon. And sometimes, we are not quick to admit na nagkamali tayo. David in himself, hindi siya naninisi ng iba. He did not blame anyone sa kasalanan ginawa niya. Hindi niya sinabi ng mga Israelita kasi si Joab kasi, hindi niya sinabi yon. But he knew in his heart, sabi niya sa Diyos, I have sinned greatly in what I have done. Tinanggap niya, in-admit niya na gumawa siya ng kasalanan sa harap ng ating Panginoon. And in 1 Chronicles 21 verse 7, it says, Now God was displeased with this thing, so He struck Israel. Sinabi po dyan na bago pa mag-confess or bago pa ma-feel ni David yung guilt sa kanyang puso, nagbigay na ng punishment ang ating Panginoon. Upon receiving na punishment, doon na-realize si David yung kanyang pagkakasala sa ating Panginoon. And yes, David was a man after God's own heart, not because he is sinless. Hindi po siya binansagang a man after God's own heart dahil wala siyang kasalanan. Pero ito ay dahil every time na siya ay nagkakasala sa ating Panginoon, ina-admit niya, kinoconfess niya sa ating Diyos at inaalam niya kung ano yung puso ng ating Panginoon. And nakakabilib pa po doon sa lahat na nangyari sa buhay ni David, no, yung repentance, may kita po natin sa kanya. And ano po ba exactly yung kasalanan ni David? So his sin was taking pride in his army. First of all, sabi nga po kanina, ang census biblically ay ginagawa lang po kapag pag-aari mo yung isang bagay. And since the Israelites belong to the Lord, he must be commanded by the Lord first. Pero hindi yun command ng Panginoon kay David, kaya siya nagkasala. So he is amounting his glory by the size of his army, its power and defenses. So naging proud si David sa kanyang puso sa greatness na meron siya by the number of his people, yung by the number of his kingdom. Parang nandun na po yung faith ni David, yung kanyang pride, nandun na po sa kanyang mga tao, sa kanyang nasasakupan. So it was lack of trust to the Lord of what he has promise. It says in 1 Chronicles 27 verses 23 to 24, But David did not count those 20 years of age and under because the Lord had said he would multiply Israel as the stars of heaven. Regardless kung ilan yung nabilang niya, regardless kung ilan yung scope ng census, it was God's promise to multiply the number of the Israelites. So there was no need for the census to be made or to happen. So ang pagkakasala po ni David, ginawa niya ito after his pride. Hindi po command ng ating Panginoon. He disobeyed or he did not follow God. So Proverbs 16 verse 5, Everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord. Be assured, he will not go unpunished. Kung matatandaan din po natin, pride is the chief of all sin. Ezekiel 28, Lucifer, no, si Satan, siya po ay beautiful angel. He's a cherubim worshiper. But because of his pride, yan, ibinabasa ng ating Panginoon. And that is his sin, his pride. Because of pride, sin entered the world. It caused death to humankind. Ang kasalanan ni Lucifer, ang kasalanan ni even Adam, naapektuhan lahat ng tao ngayon. So lahat tayo, yan, we were sinful before. We were damned to condemnation before. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, we are saved. You have given the opportunity to come to God the Father. So David felt it and so his conscience brought him to confession. His prayer was for God to overlook his guilt. He asked for forgiveness for what he has done. After po niyang ma-feel yung guilt sa kanyang puso, nag-confess siya sa ating Panginoon and he asked God for forgiveness sa nagawa niyang kasalanan. Ano po yung application sa atin ngayon? Where does our conscience lead us? Does it bring us to confession or depression? Marami po sa atin ngayon, kahit Christian na, kapag nagkasala laban sa Panginoon, instead na lumapit sa ating Diyos,
nalulungkot sila, nagsasadlock sila, ina-isolate nila yung sarili nila dahil nagkasala sila laban sa ating Panginoon. That is not what God wants for us. Whenever we feel na tayo nagkasala sa ating Diyos, nararamdaman natin yung conviction ng Holy Spirit, we have to confess right after sa ating Panginoon. Sa ating Diyos, tayo unang magko-confess. And as a believer of God, hindi tayo exempted sa temptation. Kagaya nga po na nakasulat sa Matthew 26 verse 41, our spirit is willing but our flesh is weak. But kaya we have to watch and pray na hindi tayo matalo sa temptation. Kailangan maging malakas tayo in the spirit. Sometimes we fall into sin but God is quick to convict us. Yan naman pong napakaganda sa ating Diyos. Whenever we sin, kagaya nga po na nangyari kay David, noon doon si Joab to contradict him, to convict him. And ang Diyos, binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Kaya pag gumagawa tayo ng laban sa ating Panginoon, na-feel natin yung conviction ng ating Diyos na mali yung ginagawa natin. And whenever we feel convicted sa ating kasalanan, we should confess directly sa ating Diyos and ask for forgiveness. And what's good about our Lord, He is quick to forgive us. Yan po yung lagi natin tatandaan. Hindi madamot ang Diyos magpatawad, lalo kung tayo ay taos sa puso natin yung paghingi natin ng tawad sa ating Diyos. But the very thing we must remember is yes, certain po ang forgiveness ng ating Diyos. Matik yan. Pag humingi tayo ng forgiveness sa ating Diyos, kinonfess natin yung kasalanan natin, mapatawarin tayo ng ating Diyos. But we have to consider also, na kapag tayo'y nagkasala, laging merong consequence. Laging merong kapalit yung ginagawa natin laban sa ating Diyos. Na forgiveness is certain, so as the judgment of the Lord. Yan po yung makikita natin sa ating conclusion na kasama rin po sa ating third point, the consequences. So, sa 2 Samuel 24 verses 11 to 14, ito po yung sabi. When David got up in the morning, the word of the Lord came to God the prophet right after niyang mag-confess sa ating Panginoon. So God is David's seer, saying, go and speak to David. This is what the Lord says. I am imposing upon you three choices. Choose for yourself one of them and I will do it to you. So God came to David and told him and said to him, shall 7 years of famine come to you in your land? Or will you flee for 3 months before your enemies while they pursue you? Or shall there be 3 days of plague in your land? Now consider and see what answer I shall return to him who sent me. Then David said to God, I am in great distress. Let us now fall into the hand of the Lord, for his mercies are great, but do not let me fall into the human hands. So, ang greatest question po, nasagot ba ang panalangin ni David? Yes. Pinatawad ba siya ng ating Panginoon? Of course. Pero, along with God's forgiveness, kasama ang judgment ng ating Panginoon. Kaya, sa pamamagitan ni God, yan, kinausap po ni God, si David, dun sa anong gagawin ng Diyos para sa kanya. Ngayon, ano po yung sabi sa verse 10c? But now, Lord, please overlook the guilt of your servant, for I have acted very foolishly. So the Bible tells us in Numbers 32 verse 23, you have sinned against the Lord and be sure that your sin will find you out. Also po, sa Exodus 34 verse 7, ang Diyos natin, verses 6 and 7 po, ang Diyos natin very compassionate. He is very loving, but He will never let the guilty go unpunished. Kung sino ang nagkasala sa ating Panginoon, sure na meron pong punishment na ibibigay ang ating Diyos. His mercies are great, but so as His judgment. So ito po ang consequences sa kasalanan ni David. Binigyan po siya ng choice. Among these three, ano po yung pipiliin niya? Una, binigyan siya ng Diyos ng 7 years of famine. Second, 3 months of fleeing from his enemies. And third is 3 days of severe plague throughout their land. Pinapili siya ng ating Panginoon kung ano po yung judgment na pipiliin niya. But all of these choices are affecting other people. Oo, lahat po sila nagkasala, the Israelites as well as King David. Pero ang pinaka-accountable po sa kanila is David as the shepherd. Sinabi niya po yan sa mga following verses. He is the shepherd. They are the sheep. As the leader or as the king of the nation, he is accountable for the life of his people. Kaya yung mga choices na binigay po sa kanya ng ating Panginoon, lahat po yun, it will affect everyone around him. Hindi lang po si David ang mapaparusahan sa kanyang kasalanan. And
Although the Israelites was involved of God's anger, it was David's sin that played the part the most. So God dealt with their sin through David by allowing Satan to incite him in taking the census. The pride of the nation was revealed, and as David was convicted, he was quick to confess and to accept the consequences. Ito po ang maganda kay David. Tinanggap niya yung parusa ng ating Panginoon. Then David said to God, "I am in great distress. Let us now fall into the hands of the Lord, for His mercies are great, but do not let me fall into human hands." Again, every choice will affect other people. And David chose what he thinks is best. It is falling into the hands of God than the hands of men. So ano po yung pinili niya? He chose the plague. It killed 70,000 people throughout the nation. But sabi nga po ni James Hudson Taylor, God always gives His very best to those who leave the choice with Him. Yan man ay either good or bad, gagawin ni Lord yung best niya. Dahil binayaan na natin siya nagawin kung ano yung gagawin niya. As well as David, like David po, 70,000 people throughout his land was dead or they died because of the plague. But because God was merciful, in verse 16 po makikita natin, pinigil niya yung plague. There was the angel of death na papatay na sa mga Israelites pa ulit. Dadagdagan pa yung 70,000, but the Lord stopped the angel. And David built an altar for the proper forgiveness po para matigil yung plague sa kanila. So to fall into the hands of God equates to experiencing His mercy. Lagi po natin tatandaan na ang Diyos natin, He is the God of mercies, but also He is the God of justice. Yan po ang ating Diyos. Pag nagkasala tayo laban sa Kanya, we will face the consequences ourselves. You know what po, sabi pa nga sa Exodus 34 verse 7, yung punishment, ibinibigay din ng Diyos, anak hanggang apo, kaapu-apuhan, third and fourth generation. Kapag ikaw ay nagkasala sa ating Panginoon, He will surely not let you go unpunished. But the most beautiful thing about the Lord, kapag gumawa tayo ng kabutihan, blessing din ang ibibigay ng Diyos. Hindi lang sa atin, kahit yung mga tao nasa paligid natin. But we are talking about the sins of David and our sins also. So remember, sin is contagious. Hindi lang po siya nakakahawa, but it is affecting other people around us. So we must live a life pleasing to the Lord, not just for the sake of our own life, but for the other people around us too. Lagi nating isipin yung buhay ng mga tao nasa paligid natin. And as a king, one sin of a leader can suffer the whole nation. Nagsuffer ang buong Israelite dahil kay David. So whenever we sin, our family, our friends, even our church, kagaya po kay Akan, and even our nation is affected. Lagi po natin yan tatandaan. Ang isang kasalanan mo, tinatago mo man, or publicly ginagawa mo, it will affect other people around you. So what will you choose? Padalhin mo ba sa hindi magandang kalagayan yung mga tao nasa paligid mo? Na magkakasala ka sa ating Panginoon? Let us feel guilty whenever we do something wrong in the eyes of God. Hindi lang tayo yung apektado. Kahit yung mga pamilya natin, mga magulang natin, mga anak natin, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, even our church is suffering because of our own sin. Yan po ang katotohanan. So for our application in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So kung familiar po kayo sa acts na form ng prayer, the adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ito po ay nasa Matthew 6 verses 9 to 13. And so often na kapag tayo nananalangin, laging puro pasasalamat lang, laging hingihingi lang kay Lord, nakakalimutan nating mag-confess ng ating kasalanan. And it is so important na hindi lang tayo nagpapasalamat sa ating Diyos. Hindi lang tayo humihingi sa ating Panginoon. We confess our sins and we ask for forgiveness sa ating Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon para sa atin ngayon. When we pray, it is very important to confess our sins to God. Our conscience, yung konsensya natin, it is nothing if we don't confess. Walang kabuluhan yun. Nag-guilty ka, pero hindi ka nag-confess sa ating Panginoon. And our confession is senseless if we don't repent. Ngayon, dun po yun. Nag-confess tayo, humingi tayo ng kapatawaran, pero hindi tayo nagbago. Walang saysay yung confession at paghingi natin ng tawad. Conscience comes with confession, and confession comes with repentance. Yes, it is certain that God will forgive us, but we must also be ready to accept the consequence of what we did. We have to prove that we have repented from our sins. Sometimes,
ibigay talaga ni Lord yung karampatang halaga ng ginawa nating kasalanan for Him to prove na tayo talagang nagbago na or talaga nagsisi na tayo sa mga ginawa natin. And as for our challenge today, 2 Corinthians 7 verse 10, for the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Just remember the life of Judas. He felt sorrowful, na guilty siya sa ginawa niya kay Jesus. Pero instead of asking of reconciliation and restoration with the other disciples, ano pong ginawa niya? Nagpakamatay siya. His conscience led him to depression. That's why he killed himself. Is that pleasing sa ating Diyos? Hindi po. Kaya siguraduhin natin, whenever we feel guilty of doing something against the Lord, mas maigi pa po, huwag na po tayo gumawa ng kasalanan sa harap ng ating Diyos. And sabihin mo natin, hindi natin maiwasan. Whenever we feel conscience, let us confess and ask for forgiveness. When we ask for forgiveness, magbago tayo. Magsisi tayo sa ginawa nating kasalanan. So it is one thing to know we have sinned. Oh, alam mong nagkasala ka. But it is another thing to admit we have sinned. Ibang bagay, mas higit yung ina-admit mo, umaamin ka na kasalanan mo. Kasi so common sa atin, nagkasala tayo pero naninisi tayo ng iba. Ang gusto ng Diyos, let us humble ourselves. Whenever we sin, i-admit natin nagkamali tayo sa harap ng ating Panginoon. Don't think of other people. Think about what you did against the Lord. Ask for forgiveness and repent. So when we sin against the Lord, it is one thing to feel regretful after sinning and another thing to come to repentance after sinning. When we sin against the Lord, you can blame yourself and be angry with yourself for the sin you have committed, but that is not repentance. Kapag nagkasala ka tapos nagagalit ka sa sarili mo, binaba mo na yung sarili mo or inudyokan mo na yung sarili mo na malungkot, i-isolate yung sarili mo instead of coming to the Lord. Hindi po yun repentance. The Holy Spirit will reveal the gravity of our sin. Let the Holy Spirit lead you to God's view and eventually to repentance. So when you feel convicted of your sin, let it reconcile you with God and never do it again. So sabi din po sa pag-aaral namin before sa Matthew Exposition, the real repentance is a change of mind, a change of behavior, and a transformed life. Kung talaga nagsisi ka na, magbabago ka. Kung talagang hiningi mo na ng tawad sa ating Panginoon, magbabago ka. That is given. Dapat gawin mo yun. Kung talaga nagsisi ka sa kasalanan mo. And James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Sa gawain po natin na pagpapanalanginan, this is the purpose. Kasama po natin ang bawat isa. We can confess our sins and ask for forgiveness from the Lord together. And sabi din po ni Dietrich Bonhoeffer, a man who confesses his sins in the presence of a brother knows that he is no longer alone with himself. He experiences the presence of God in the reality of the other person. As long as I am by myself in the confession of my sins, everything remains in the dark. But in the presence of a brother, the sin has been brought into the light. Alam niyo po kung bakit maraming mga tao ngayon ang nagpapatuloy sa kasalanan kahit humingi na sila ng tawad sa Diyos? Dahil sila lang yung nakakaalam. And the Lord. The importance of confessing our sins to each other is nagiging accountable tayo sa bawat isa. When we confess our sins to each other, nagiging accountable tayo sa sarili natin. Nakakahiya. Sinabi mo na sa iba na magbabago ka na, na humingi ka ng tawad sa Panginoon, pero inulit mo ulit. They are a witness that you have repented of your sin. And God will be glorified kapag talagang ginawa mo na yun. Humingi ka ng tawad sa kasalanan mo. And again, this is the very essence of a regular and a weekly basis of our prayer. Hindi lang po tayo nananalangin for provision. Hindi lang tayo nananalangin for healing. Hindi lang tayo nananalangin sa guidance. But we are praying for each other kapatawaran sa mga kasalanan natin. And let us come to the Lord. Hindi lang po full of adoration, thanksgiving, and supplication, we have to confess sa ating Diyos. Sige po, samahan niyo po ko sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah, Heavenly Father. Indeed, O Lord, we are blessed by your word na ginamit niyo po sa gabing ito. And Lord, as we come as one Lord sa gabing ito, alam ko po, nabati niyo po ang laman na aming puso na aming isipan, O Diyos. So if there is something, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ngayon, you
ikaw ang nagsisiyasat sa puso ng bawat isa. Alam mo, kung meron kaming mga kasalanan, may pet sin, may mga hidden sin, we ask, Lord, for forgiveness. Ito man ang ginawa namin sa salita, sa isip o sa gawa, Panginoon, we ask for forgiveness. We confess it, Panginoon. And we will choose to repent and to show na talaga nagsisina kami sa mga ginagawa namin. Anyone in this place, in this church, Panginoon, sa Zoom man, sa face-to-face man, Panginoon, sino man sa amin may nagawang kasalanan, O Lord, we are praying for the forgiveness of everyone. Sa lahat namin pagkakasala, kagaya ni David, O Lord, kami po lumalapit sa inyo, admitting na nagkamali kami laban sa inyo. Na walang halong pride, O Diyos, we are humbling ourselves. Create in us a clean heart, O Lord. Renew a steadfast spirit in all of us. Sa gabing ito, Panginoon, lahat ng aming narinig, lahat ng sinabi ninyo sa pamagitan ng inyong salita, hindi lang po sa gabing ito, kundi sa mga darating pang mga araw, our prayer will be full of adoration, confession, thanksgiving, and supplication. We will pray the right way. We will pray the right form of prayer. Alam ko, O Diyos, again, you know, the hearts of your people. Let me surrender everything up to you, Panginoon. We ask for forgiveness. And tonight, today, Lord God, we declare that we have been forgiven. And we declare also, Lord, yung transformation of our minds, of our hearts, na hindi na namin gagawin yung mga bagay na iyon. We will never do those things dahil you are not pleased by those things, O Lord. Kagaya po ng ginawa ni David. We humble ourselves in your front, O God. We ask for forgiveness sa lahat ng ito. Patawarin niyo po kami. And help us, O Lord, to live a life pleasing to you. To be a blessing sa mga taong nasa paligid namin. Hindi maging curse, O Lord. Hindi kami yung dahilan ng pagparusa niyo sa kanila, kundi kami yung dahilan kung bakit niyo sila pinagpapala. And Lord God, may we also always be accountable sa buhay po ng bawat isa. May we always confess our sins to each other and show na we are testifying that we have repented sa kasalanan po ng bawat isa, Lord. Thank you po sa oras na ito. We come into your presence, O Lord. Bless us and lead us, O God, na lahat ng inyong salita na aming narinig sa gaming ito, manatili ito sa aming puso at isipan, O Lord, at may apply namin sa mga susunod pang mga araw. We are blessed, Lord, to hear your word. We are blessed to hear and to feel your presence, O God. Lord, we praise you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Thank you.